Hello, Wee! Ayan, isang magandang-magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin mula sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. At sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po, nag-isang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. At welcome sa isa na namang pandar na episode ng Hotspot LIVE Live the Live! For today's episode, makakatsikahan natin, please welcome Jane Oineza. Hey! Hi, Jai. You're so sweet naman. I missed you. It's a super And sweet hi, time. everyone, of course. Yan na, excited. Hindi na pinabati sa viewers sa sobrang excited na magchikan. Hindi, bukod sa sweet tayo, hindi ko ba masyadong matodo yung voice ko kasi it's been almost 1 week since the All-Star Game, so I'm super duper drained the voice. Drained the voice. Sayang na miss ko yun, pero balita ko, it was a very intense. Kaya naman na gets ko ang pag-ano ng boses mo. Totoo, pero hindi. Ito nakakatuwa yan. Batiin mo na lahat ng mga fans mo dahil I'm sure lahat sila ngayon sa mga nangyayari sa career mo, masayang-masaya sila at excited sila sa chikahang ito. Syempre, hello everyone again. Hi, magandang araw. And gusto ko lang mag-hi din sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga hindi bumitaw at sa mga nandito pa rin na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. At ito na ang mga pasabog namin at mga regalo namin para sa inyo. And pag-uusapan natin yung lahat ngayon. Nako, dito, kulang ang oras natin para sa lahat ng magagandang projects na dumadating sa'yo. Dito sa episode ngayon, gusto kong mag-focus sa Katleya Killer. Pero syempre, alam natin na kaliwat kanan, di ba? Yung blessing sa mga ganap mo, hindi lang this year, since last year pa, bless ka sa career, bless ka sa love life. Anong nafe-feel mo ngayon na parang everything is falling into place talaga? Na, di ba, aminin naman natin sa showbiz, laging sinasabi yan, patience is a virtue. Ikaw, parang ito yung talagang pinaka-time na lahat sunod-sunod ang mga ginagawa. Nakakakilig, syempre, kasi alam ko naman din na yung effort at yung hard work din na binigay ko. And sinasabi ko nga na parang nagplanta tayo ng mga seeds and hindi naman yan agad-agad makikita mo na kung ano yung kinalabasan ng bulaklak na plinanta mo. So nakakatuwa lang na now we get to see isa-isang nagbo-bloom, isa-isang lumalaki yung mga plinanta natin na yon at nakakakilig talaga sa totoo lang and nakakatuwa rin yung overwhelming na response ng mga tao. Positive response ng mga tao. So, I really feel blessed. I feel thankful, grateful to everyone, and I feel very kilig talaga from the bottom of my heart. Parang ang laki-laki na ang puso ko. Alam natin, Jane, di ba? Lahat kami parang mula going bulilit, nakasubaybay from PBB to mga magagandang projects after PBB na dumating sa'yo, pelikula, hindi rin naman talaga tumigil. May time ba sa showbiz career mo, dito sa ginagawa mo, na parang napatanong ka sa self mo na nung mga time na parang hindi mo agad-agad nakuha yung mga bagay na ito, di ba, nasa iyo na talaga siya lahat. Napaisip ka na parang, am I really belong to this business? Ito ba talaga yung gusto kong gawin? O try kong humanap ng ibang pwede kong gawin pa kasi baka hindi ako para dito. May ganun ka bang moment? Ever since naman, alam ko at lagi kong parang ever since alam ko na ito yung gusto kong gawin at gusto kong ipagpatuloy ito dahil ito yung passion ko, this is what I enjoy doing. Kahit nung bata ako, nung hindi ko pa siya iniisip na trabaho, talagang nag-i-enjoy akong gawin to and to be an artist. So hindi naman nawala yon. Alam ko na this is what I wanna do and this is what I was meant to do. Pero, of course, nagkaroon ng time na kinestion mo konti na, okay, parang, ano bang kailangan ko pang gawin? Ano pang kulang? Ano pang pwede kong gawin? Ano pang pwede kong i-offer? Ano pa? Yung mga ganun na, I think, more than negatively, mas naging positive na nakita ko
ko yung sarili ko, what else can I bring to the table? What else can I improve? And yun, parang hindi naman nawala sa akin. Ito yung lagi kong gustong gawin talaga. Totoo. Ikaw ba nakita mo nung bago ko idiretso sa Katle Killer, nakita mo nung nilaunch ka for this new teleserye na soon pag-uusapan natin, syempre, dahil yan yung mga susunod. Pero gusto ko lang itanong agad-agad kasi ito recent, as in ito nito lang. Nakita mo ba yung mga videos mo before from Pinoy Big Brother na winan on one ka ni Direk Cathy na nag-resurface sa social media na sinabi niya na magaling kang bata and your time will come. Kahit na una man yung mga kasabayan mo, pero dahil magaling ka and mag-focus ka, your time will come. At ikaw naman ang magsha-shine bright. Yeah, nakita ko. And ang daming, hindi lang yon na nag-resurface. Ang daming mga videos from before, mga project from before, from PBB, from sa lahat. And nakaka-goosebumps din. Nakaka-iyak. Nakaka goosebumps kasi halo-halong emotions, and kaya nga nag-thank you lang ako sa lahat ng mga patuloy na naniniwala from before until now, until sa lahat-lahat ng pinagdaanan ko at ng pinagdaanan ng buong like fandom din. So hindi naman din parang kahit na we have this blessing and pareho pa rin naman yung ano ko na I just wanna work, I just wanna enjoy what I'm doing and still remain the same as ako pa rin naman to. Wala namang nagbago. Correct. And deserve na deserve mo yan. Kasi like, ako nga sabi ko, diba, simula nung magkakilala tayo sa mga interviews, may mga naging shows din naman together, mga mall show, mga ganyan. Pero nung katrabaho kita sa isang pelikula, after talaga nun, every time na tinatanong ako, or pag nagkikwento about sa mga nakatrabaho artista, lagi namin binibida, kasama si Aljon, yung kasama natin sa bag, yung kasama ko, diba, na ay die, iba ang Jane o Inessa. Kaya nung nakita namin yung mga nangyayari sa'yo, sabi namin talaga, deserve na deserve talaga. Kasi, mami, madaling araw na, pero pag sinabi mong ganito ang kailang eksena, madadala ng Jane o Inessa yung mga ka-eksena niya. At napakahusay niya talaga. Kaya masaya kami talaga. Pag nagkikwentuhan with the Bex sa mga barkadahan, sinasabi namin, ay die, Jane o Inessa is winner. Ganon. Oh, love you, Mommy Jai. Love you. Thank you. And appreciate ko naman yun. And grabe, nakaka-emotional tuloy. Totoo yun. Pero nagbibiro, as sobrang in masaya kasi din talaga ako. As in, overwhelming din yung emotions. So, thank you. At hindi lang doon sa galing niya sa pag-artista, mga kapamilya. Napaka-sarap po niyang katrabaho. Yung minsan tapagod na, pero alam mo yun, para lang may barkadahan at may chikahan. At best in TikTok, yung mga ganong eksena. Yung parang hindi mo mamamalaki. Best in tawa. Oo. Oh, namiss naman kita. Namiss kita ka-work. Correct. Oo, pero eto na. Sige, dumiretso tayo. Mag-funding pa tayo ng more. Kasi alam mo naman, ang hirap pagtagpuin ng mga schedule ng mga kabadingan natin, di ba? So, soon for sure. Eh, eto, sa Katleya Killer, I remember na pagkikwentuhan na natin to. Parang natatandaan ko pag nagkakasama tayo sa mga dressing room, pag may mga special sa ABS-CBN, nabanggit mo sa akin before, di ba, na parang na-enjoy mo talaga tong ginagawa. Kasi iba yung ano, yung time frame. Diba? Parang yes, umaga yung shooting ng normal. Dito sa inyo, inaantay nyo talaga yung night effect. Ayan. Yes. Bakit ba ganoon? Tungkol saan ba ito, Jane, yung Katleya Killer? Okay. Sa katuloy kasi ito ng kwento nung sa akin mga kamay, starring Aga Mulak and Christopher De Leon, directed by Rory Quintos, pinalabas to noong 1996. So, itong Katleya Killer ay continuation ng story na yon. And kasi yung Katleya na ginagamit sa mga biktima nung serial killer ay bumabalik ulit, nagre-resurface ulit. So, yun yung parang kailangang case na ma-solve. And balikan ko lang din yung una mong sinabi na yes, tama yon. Baliktad ang oras namin. Talagang ang call time
ay ang working hours namin is 5 p.m. to 5 a.m. So kabaliktaran, kasi mas marami nga kaming mga night effect, mas maraming night scenes. And kung meron mang mga day effect, parang isang araw lang yun. And then the rest is 5 p.m. to 5 a.m. talaga. So nakakatuwa kasi yung feeling din na yung sistema na ginamit, it is very international. Lahat ng sa script, sa prod, sa staff, sa creative, sa lahat. So, pati yung working hours na 5 p.m. to 5 a.m., parang feeling mo talaga, ay, nasa ibang bansa talaga ako. Parang, pang ano talaga, international. Nakakatuwa. Parang, pagkausap ko nga din si RK, let's say, na sabi ko, ay, magbe-breakfast pa lang ako, parang pa-dinner na sa kanya. Yung parang, para kaming long distance, ganun yung feeling. Pero, ayun nga, so nakakatuwa naman, kakaibang experience. Ang ganda. Kasi diba nung nilabas na yung nag-photoshoot na kayo, grabe yung cast, diba? Ano talaga, parang pinagsama-sama for this. Grabe, as in. Oo, talagang maluloka ka na, ay, ang bongga. Papaano na pagsama-sama. Tapos iba-iba yung mga characters na ginagampanan. Na-interview ko dito, siguro last week din sa Hotspot, si Arjo at saka si Rhea. Tapos nakwento nila sa akin yung mga roles nila. And ikaw, yung role mo naman, ikwento mo sa atin, ano ba si Jane dito? Sino ba yung character na ginagampanan niya for Catleya Killer? Okay, so ako dito si Tina Galvez. Si Tina ay isang agent sa PIB. And sa kanya na-assign itong kaso sa kanya ng partner niya, which is si Tito Ricky Davao, si Demet Noble ang pangalan niya. So si Noble, sila yung mag-partner dito. Si Tina Galvez ay isang strong woman character kasi she is in a man's world, and as a woman then she has a lot to prove. She has this strong personality then, and ano pa bang pwede kong sabihin na hindi spoiler? Wait, and then kasama rin nila si Ardo sa dun sa bureau nila. Totoo. At so ang may boss pagka namin ay si Tito Bo, si Tito Christopher De Leon. So ito nga, di ba, may pagka-action-action ito. Kasi di ba dahil yung set up, parang may killer na pinaghahanap, parang gano'n. So paano mo pinagandaan yung mga ganitong mga eksena? Kasi syempre iba to sa mga love team roles, di ba? Iba siya. Iba rin siya sa mga parang romantic comedy, dramahan. Ito parang medyo dark something yung atake. Paano ka nag-prepare sa ganito, Jim? Alam mo, sobrang dream ko talagang mag-action na anything action, action na teleserye, movie, role. So, dream role ko tong Catleya Killer. And yung sa preparation naman, and it's working ano yan eh, parang si Direk Dan din and all the creatives, they gave us enough material to work with and to prepare. And I guess ang ano ko lang personal ko is mahilig talaga ako manood ng mga crime documentary ganyan, true crimes, and napadalas lang lalo while I was shooting Catleya Killer. Talagang naka-background lang siya pag nandun kami sa accommodation, naka-play lang lagi para yun at yun yung environment na narinig ko, or nasa-set lang niya yung tone for me before ako tumapak sa set. Antaray, iba-iba din talaga yung preparations, no? Yung iba, parang magtatanong sila, mag-i-immerse sila sa mga feeling lang pwedeng pagamitin. Pero ang galing, nakakatulong din sa'yo yun, yung parang yung mood siniset na kahit nasa holding yes, area. Yes. As in, 24 hours yun na yun yung naririnig ko about investigations, about ano. So, para din talaga ako nasa workplace, kumbaga. Ang gandang tips niya na, kasi parang pag ganun yung gagawin mo, tama pwede, no? Kasi parang, di ba tayo, ewan ko kung tayo lang dito sa, pag ano, nasa showbiz ka, or minsan di ba sa mga normal na tao din, yung parang umaarte tayo, kahit pag tayo lang mag-isa sa kwarto, yung feeling natin, agent, paano yung mag-iing, pag narinig mo nga naman, parang ikaw, mapifeel mo din na, yung kapaka-agent, agent. Oo, oh, 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 oh.
kasi ang ano naman dyan is observing eh. And syempre, how do you play a character? It's like believing na ikaw talaga yon. So putting yourself in the shoes of the character. So yun, nakatulong talaga sa akin na maset yung vibe bago ako pumunta ng set. Perfect. Ayan, maganda yan. Pwedeng yung mga nakikinig at saka yung mga nanonood sa atin, matututo sila. Kaya manood din tayo. Like ako lagi kong pinapanood talaga, it's showtime para host. Para host sa yes! Tama, diba? Ako naman! Ayun, yes. Charing. But kidding aside, ito, kasabi natin, di ba, mga big yung mga actors na mga kasama, di ba, andiyan sila Miss Shasha, sila Sir Christopher, Asmara, sila Arjo, sila Ria, madami pa ganyan. Paano, pag nasa set ba kayo, like, kasi tayo nagkatrabaho, tayo best in happy-happy, di ba? Dahil, syempre, dapat feel good yung sa atin. Dito ba, sila bang mga nakatrabaho mo din, ay nagbibigay sila ng mga advice, ng mga tips sa inyo? Like, o ikaw mismo nagtanong ka kapag ka may mga eksena kayong dapat gawin? Alam mo, itong Katlea, talagang everyone was on point. Everyone, talagang binibigay nila yung A-game nila pagkatapak ng set. Pero, at the same time, kahit may ganong pressure or may ganong parang kailangang responsibility, at the same time, everyone was also very relaxed or iba yung bonding din nitong Katlea. And kahit ganun yung story namin or ganun yung, yun nga, responsibilities namin, nag-i-enjoy din kami sa set. As in, may tawanan din. And ako, siguro dun sa question mo, mas natuto ako while observing them. While watching them work. Parang, ah, okay, that's his thing. Ganun pala siya magtrabaho. Ganun pala siya mag-aral ng character. And yun, parang natuto ako because I was with them, because I had scenes with them, and because I was watching them then. And nakaka-starstruck din, parang, ay, grabe, si Miss Shasha or si Tito Christopher, ganun. Pero nung bagets ka, yung mga nakatrabaho mo dito, may mga naka-work ka na rin ba before? Wait. Si Tito Noni, ang alam ko kung nakakasama ko na before. And nakakatuwa din kasi syempre kasama ko din si Ria dito, which is my bestie. Pero ang super na nasa starstruck ako and nakakatuwa din sila Tito Christopher talaga. Kasi sila yung madalas kong din kasama. Kaya ano, mas marami kaming scenes ni Tito Christopher and nila Tito Ricky together. Kasi yun yung mundo ko, yung mundo ng character ko, kumbaga. Antaray, marami nang very, very excited for this project. Ikaw bilang kasama dito sa cast, in one word, paano mo i-describe ang Katlea Killer at bakit yun? One word? Diyos ko. Ang hirap mo. Gusto ko, okay. Pinaganyan din kami nung press con, pero ang sinabi ko kasi, unpredictable. And siguro uulitin ko na lang, tatlo yung words na yun, pero unpredictable talaga. Kala mo, alam mo na yung story, alam mo na yung mangyayari, gets mo na, pero biglang, oh, maano ka talaga, mabibigla ka. And gusto ko rin sabihin pasabog eh, kasi talagang pasabog. And dami. Talagang at least isa-isa, diba? Sa ano, international, pang-international. Perfect. Ngayon, gusto kong i-invite mo lahat ng mga kapamilya viewers natin na panoorin nila ito at dapat nilang tutukan ito. Yes po, mga kapamilya, on June 1, ipapalabas na po ang Katlea Killer sa Prime Video. Pwede po natin niyang i-binge watch at ipapalabas kasi ang 6 episodes on June 1. So, pwedeng-pwedeng i-binge watch kasama ang friends, family, or kahit by yourself kung matapang ka. Nakaka-excite at sabay-sabay po tayong manonood. Sasabayan ko po kayo dahil kahit ako nabitin ako dahil one episode pa lang yung napapanood ko from the premiere and excited akong i-binge watch yan on June 1 sa Prime Video. Yun!
Yes, ayan. Thank you so much. Marami akong gustong itanong sa iyo, pero I'm sure dahil mas magkakaroon tayo ng time, gusto ko yung next nating interview, yung harapan talaga para dun sa mga magagandang projects na dumarating sa iyo. At sa iyong Yes, unang please. actually nung nakita ko nga ito na parang, 'di ba, parang ni-launch na in Jane Oinesa in her first lead role for a teleserye project bukod dito sa Katleya, 'di ba? Sabi ko, 'di ba before meron siya yung panghapon nila with Loisa, with Joshua dati, 'di ba? Ganyan. Sabi ko, Yes. pero in fairness, ito talaga yung siya talaga ang main handle nung ano, nung teleserye. So soon yan ang dapat yung abangan sa magiging chikahan namin ni Jane Oinesa. And always remember, we're very proud of you. Masayang-masaya kaming lahat na mga nagmamahal sa iyo dahil mabuti ka sa aming mga kaibigan mo at sa mga fans mo din sa mga nangyayari sa iyong career. Yes. Thank you. Thank you for the kind words. Thank you for appreciating and for the love. And ako naman, nagpapasalamat din ako dahil I have this circle. I have the supporters na walang sawa ding nagpapakita ng support and ng efforts nila. So, sobrang talaga akong happy and kinikilig sa lahat. So, thank you. Tama. Ayan. Thank you, Janie. Maraming maraming salamat sa iyo. Keep safe always. Stay happy. Stay healthy. And go, go, go for the gold. Yes. Ayan. Ayan po mga kapamilya. Syempre, nakasama natin si Jane Oinesa dito sa isang episode ng Hotspot LAVE Live na Live. Ayan. Happy, happy Thursday po sa inyong lahat mga kapamilya. Jane, meron ka pang gustong i-promote, i-invite sa kanila bukod sa June 1 for Katleya Killer? Yes, so yung sa ano nga, nag-aapoy na damdamin, soon po yan. Gusto ko lang mag-thank you sa ABS-TV5 and sa JRB Creative Production. And ang movie namin ni RK, ang Swing, under Mavis Productions naman, ay ipapalabas na rin sa August 30. So malapit na rin po yan. Aray nito, hindi nagpapahinga. Dapat ang pangalan mo, Jane, hindi nagpapahinga o Ineza. Ganon, o. Ganon yung pangalan mo talaga. Ano to? Mapapandemic talagang wala kang tigil hanggang ngayon sa kakashoot, di ba? As a workaholic, hindi yan ang mga naplanta natin. So, I'm happy to see it all eventually blooming. At yung movie din natin, soon yan, next yan. Correct. Totoong totoo yan. Again, Janie, maraming maraming salamat for your time. Thank you sa masaya na namang chikahan. Busog na naman ang puso ko dahil, alam mo yan. Thank you. Thank you. It doesn't feel like work. So, thank you and I hope everybody enjoyed then. Everyone watching. Thank you guys. Totoo yan. Kaya yun, maraming maraming salamat sa lahat na mga nagpadala ng comments, sa lahat po na nag-share ng interview na ito. Thank you so much, kapamilya. Kita-kits po tayo every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. sa facebook.com/ABS-CBN Network. Ako po si Jaiho with Jane Oinesa. Ito po ang Hotspot, LIVE Live na Live. Bye!